Marami mga fans ang nagsasabi na naghahabol talaga ng championship ang mga players ngayon. Lalo na yung mga superstar talaga ng liga. Nagawang ko na rin ang episode to dati kung alin nga ba ang mas importante sa kanila, yung makakuha ng championship or malaking kontrata. Pero paano kung ang isang bench player ng liga ay makakuha ng hindi isa, dalawa, kundi tatlong sunod na championship at makagawa pa ng history? Ito nga ay walang iba kundi si Patrick Mccaw na naglalaro ngayon para sa Toronto Raptors. Siguro marami magsasabi sa inyo na swerte talaga itong si Patrick. Kung ang boxing kasi ay merong golden boy na si Oscar De La Hoya, ang NBA naman ay merong King Midas at ito nga ay si Patrick. Pero sa totoo lang ay may isang pangyayari sa kanya na muntik na ding yumari noon sa Cleveland Cavaliers dati. Ito yung mga panahon na gusto niyang umalis sa Golden State at maghanap ng isang team na bibigyan talaga siya ng mahabang playing time at syempre malaki na ding kontrata. Kasi nga nakakuha na siya ng championship, kailangan naman niya ng malaking kontrata. Base sa naikwento ko dati sa mga players kung alin nga ang mas importante. Pero bago ang lahat ay luma muna. Balikan muna natin ang naging buhay ni Patrick Mccaw para malaman natin kung gaano nga ba siya kagaling papasok ng NBA. Medyo mahaba na yung intro at sayang na sa data, kaya umpisahan na natin. Si Patrick Mccaw ay nagmula talaga sa St. Louis, Missouri. Medyo limitadong information lang ang meron sa kanya mula pagkabata. Pero ang isang bagay talaga sa kanya na pwede natin pag-usapan ay nagmula talaga siya sa isang team na hindi kilala sa buong US. Nang maglaro kasi siya sa high school para sa Christian Brother College, ay walang nakakakilala sa kanyang mga scout sa loob ng 2 taon. Wala kasi itong national TV coverage, katulad ng ibang malalaking high school team. Sa loob ng 3 taong paglalaro niya dito, ay medyo limitado lang ang nakakaalam talaga ng skill set ni Patrick Mccaw. Pero ayon nga sa mga scout gaya ng 24/7 Sports at Rivals, ang core qualities talaga ni Patrick ay ang pagkakaroon ng emotional stability at magandang chemistry sa kanyang mga ka-teammates. Hindi pa siya kasama noon sa ranking mula junior year hanggang lumipat ito sa Montrose Christian High School, kung saan naman ay naglaro dati si Kevin Durant. Medyo maraming media followers ang team na to, kaya dito nag-umpisang makilala si Patrick sa buong US. Noon nga ay nag-a-average siya ng 13 points per game. Pero dahil sa nasabing qualities niya sa basketball court, ay siya ang naging dahilan para makapasok noon ang team sa National Christian School Athletic Association Finals para manalo din ng championship. Dito talaga unang nakilala bilang high school prospect noon si Patrick. Ang mga nakasabayan lang naman niya noon ay si Karl Anthony Towns, Jahlil Okafor, Devin Booker at si Kelly Oubre Jr. At pasok pa siya noon sa pang 200 ranking ng ESPN. Number 56 siya sa mga shooting guard, pang-6 sa kanilang state na hindi na masama sa isang player na 1 taon lang talaga siya nagkaroon ng media exposure. Ang mga college team na nag-offer sa kanya ng scholarship sa college ay ang DePaul, Florida State, UNLV at ang Wichita State na noon ay naglalaro pa sa kanila si Fred Van Fleet. Yung kasi yung mga panahon na nakilala na si Van Fleet sa college basketball na pwedeng makaagaw ni Patrick sa playing time. Kaya pinili nitong sumali sa UNLV. Pero may nakuha na din pala silang isang top rank player noon, si Rashad Bond, na naging ka-teammate naman ni Kelly Oubre Jr. sa high school. Sa unang season ni Patrick ay nakapaglaro siya ng 32 games at 16 doon ay kasama siya sa starting lineup. Nag-average siya noon ng 9 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Pinagsasabay sila din noon ni Rashad Bond sa starting lineup. Minsan si Patrick ang nasa shooting guard at small forward position. Nang pangalawang season niya sa UNLV ay umalis na si Bond at sumali na sa NBA draft. Dito naman niya na solo ang starting position para sa shooting guard at small forward. Naging kakampi pa niya dito si Derek Jones Jr. Naging leader ng team si Patrick noon sa points at steal. Naging pangalawa din siya sa buong college level na may pinakamaraming steal sa isang season. Nagkaroon noon si Patrick ng 14 points, 5 rebounds, 4 assists at 2 steal per game. Nakapasok din siya sa second team ng kanilang conference at sa all defensive team. Dahil sa magandang pinakita ni Patrick sa season na yon, ay agad siya na-declare noon sa NBA draft. Naging mabilis noon ang pag-angat ni Patrick Mccaw sa mga scout, halos 3 taon lang mula sa kanyang senior year sa high school. Sa 2016 NBA draft ay kasabay niya sina Ben Simmons, Brandon Ingram, Jaylen Brown, Buddy Hield, Jamal Murray at ang undrafted player na si Fred VanVleet na noon ay mas kilalang player kumpara dito kay Patrick. Pero siya pa ang napili noon ng Milwaukee Bucks sa second round at agad naman na trade papunta dito sa Golden State Warriors. Ang noon executive ng Warriors na si Jerry West ay sinabi na dapat ay mas maagang napili itong si Patrick sa selection at magsisisi yung ibang mga teams na hindi agad siya kinuha na mas maaga sa draft. Nang summer league ay naging part agad ng team itong si Patrick kung saan ay medyo okay naman ang pinakita niya
para makapasok talaga siya sa final lineup. Nang October 25 ay naglaro ito ng 9 minutes sa laban ng Golden State at San Antonio. Nakapagtala lamang siya noon ng 2 points, 2 assists, 1 steal at 1 block. Sa unang taon niya sa Warriors ay nilalagay siya pansamantala noon sa G League na agad naman nilang nire-recall. Nang magkaroon noon ng injury si Klay Thompson ay si Patrick ang pumapalit sa kanya sa starting lineup. At kahit noong si Kevin Durant ay nagkaroon din ng injury noong February 28, 2017 ay si Patrick din ang pumapalit sa kanya sa starting lineup noon na kung tutuusin ay mas maraming mas experience sa lineup ng Golden State. Sa madaling salita ay ganong tiwala ang binibigay sa kanya ng team dahil sa sinabi ko kanina ang emotional stability at magandang chemistry sa kanya mga teammate. Ang unang beses na naging part ng starting lineup naman si Patrick sa playoffs ay nung Game 2 sa laban ng Golden State at Portland, kung saan ay umiscore nga siya ng 9 points, 5 rebounds at 1 steal. Sa conference finals naman sa Game 2 ulit sa laban naman ng San Antonio ay umiscore itong si Patrick ng 18 points, 3 rebounds at 1 steal. Ang unang rookie ulit since James Harden ang umiscore ng at least 18 points off the bench sa playoffs. At sa taon din na to ay nakakuha siya ng kanyang unang championship. Nang 2018 season ay halos kapareho din ang nangyari sa kanya. May pagkakataon na sinasama siya sa starting lineup at nasa 17 minutes per game. Pero ang maaalala talaga sa kanya dito ay nung magkaroon siya ng injury dahil sa hindi magandang pagbagsak nito sa sahig at involved noon si Vince Carter. Ito yung mga time na malapit na talaga ang playoffs at buti na lang hindi ganong katindi ang injury na yon. Nakabalik pa rin naman siya sa Game 6 ng West Finals sa laban naman sa Houston, kung saan naman ay nanalo pa sila at nakaabot ulit sa finals at nasweep nila ang Cavaliers. Dito nakuha niya ang kanyang ikalawang sunod na championship. Dito naman mangyayari yung sinabi ko kanina na muntik na sanang yumari sa Cavaliers. So papaliwanag ko gamit ang sport track at rules ng CBA or yung collective bargain agreement. Pwede nyo nang i-close ang video na to kasi medyo technical ang nangyari noon kay Patrick Mccaw at sa Cleveland Cavaliers. Nang 2018-19 offseason kasi, si Patrick ay restricted free agent. Meaning, yung mga teams na mag-o-offer sa kanya ng kontrata ay kailangan tapatan ng Golden State. Nag-offer kasi sa kanya ang Cavaliers noon ng $6 million at kailangan tapatan yun ng Warriors. Kaso ang problema sa side ng Golden State ay lagpas na sila sa salary cap at kung tatapatan nila ay lalong lalaki ang babayaran nilang tax. Sa totoo lang kasi ay nauna na mag-offer kay Patrick noon ng Golden State ng $4 million sa loob ng 2 taon. Medyo malaking agwat sa presyo at sinabi pa nga ng agent ni Patrick na huwag tatanggapin ang sa Cavaliers at yung sa Warriors ang kunin. Pero si Patrick noon ay gustong umalis sa Golden State para makapunta sa team na mabibigyan siya ng mas mahabang playing time. Ito yung pinagkaiba kasi doon, may papakita lang ako sa inyong screenshot na sakto habang ginagawa ko ang episode na to ay lumabas nga sa screen ko. Matagal na kasing wala sa NBA itong si Deron Williams, pero meron pa rin siyang sinasahod. So paano nangyari yon? Ito kasi yung naging problema ni Patrick na muntik ng masilip ng NBA at mapatawa ng sanksyon ng Cavaliers na pwede silang tanggalan ng mga draft picks or pagmultahin pa. Ipapakita ko yung sa sport track. Kung mapapansin nyo ay naka-void na ang kontrata niya sa Cavaliers since winave siya noon. At kapag winave ang player, ang kalimitan nangyayari ay binabayaran pa rin ang kontrata na yon at sasaluhin lang ng team na kukuha sa kanya. Pero kay Patrick ay nawalan talaga ng visa at kailangan niyang pumirma ng bagong kontrata nang lumipat siya sa Toronto Raptors. Ang ginawa kasi ng Cavaliers ay pinapirma ng 2-year contract si Patrick galing sa rookie contract. Nagkaroon ng investigasyon noon kina Patrick at sa Cleveland kung sinadya ba nilang magkaroon ng agreement para makaalis talaga siya sa Golden State. Since alam nilang hindi matatapatan ng Golden State ang $6 million para sa isang bench player. So anong kinalaman ni Deron Williams at pinakita ko kanina? Ito kasi yan, hindi kasi guaranteed contract ang binigay kay Patrick noon ng Cavaliers. Meaning kapag winave siya ay automatic void na ang kontrata na yon. Kaya nga sabi kanina ng kanyang agent ay tanggapin na ang kontrata sa Golden State kahit mababa ito. Kasi nga guaranteed contract yon na kahit i-waive siya ay babayaran pa rin ng mga taon na pinirmahan niya sa kontrata. Kaya pagka-waive sa kanya ng Cavaliers noon ay pumirma siya ng panibagong kontrata dito sa Raptors. Hindi kasi waiver ang nangyari, nasasaluhin lang nila ang kontrata niya sa Cavaliers. Pero naging pabor pa rin ito kay Patrick kasi nga dito ay nakakuha siya ng kanyang ikatlong championship. Ang unang player sa NBA history ang nanalo ng 3 sunod na championship
mula sa kanyang rookie season na hindi man lang nag-average noon ng at least 5 points per game. Ito talaga ang totoong kwento sa basketball career ni Patrick. Addition na lang siguro yung tatlong championship. Ngayon, kapag nagbukas ulit ang bagong collective bargain agreement, ay binabalak nilang ipabago ang mga nasa offer sheet sa free agency na dapat ang isang player ay mabigyan ng at least isang taong guaranteed contract at player option. Kay Patrick lang kasi nangyari ito na may nag-offer sa kanya ng kontrata matapos ang kanyang rookie contract na hindi guaranteed. Na nakalusot pa doon ang Cavaliers kasi wala naman talaga ito sa rules ng CBA na dapat bigyan ng guaranteed contract ang isang player na nasa mid-level contract. So yan mga pre ang naging kwento ni Patrick Mccaw. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section at susunod na yung mga shoutout.